Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin sa Gama Islam. So sa video po na ito mga ka-Green Thumb, i-update ko po kayo sa aking tanim na second fruiting. So iba na po yung pinapakita niya mga dahon. Medyo may mga ganito na po siya, kulukulubot ano. Pero alhamdulillah rabbil alamin yung kanyang mga bunga ano, tingnan natin no. Yan, pink class na po mga ka-Green Thumb. By next din ito, pula na to. Pwede na nating harbisin to, ano? Ito lahat, oh. Yan. Pwede harbisin na to. Ito rin. Yung kulay niya, parang medyo gold. Pero, magiging pula din yan pag abutan niya ng mga tatlong araw. Simula ngayon. Yan. Yung kanya mga dahon ay hindi na gaano condition kasi sa edad na rin niya. Pero alhamdulillah no, napipigilan pa rin natin yung mga pagkalat ng kanyang mga sakit na mapalaki pa rin natin yung kanyang bunga ng ganito. Yan. Kasi matakaw na to sa insecticide mga ka-Green Thumb pagka ganitong edad. Kasi gaya ng sinasabi ko dun sa nakaraang video ko, napaka masila na po mag-alaga ng ganitong mga edad ng tanim. No? Pero dahil wala po akong ano, ibang tanim na maalagaan bukod dun sa kabila ko, yan yung nagsi 60 days hindi pa po kasi yan na harbisan kahit isang bisis. May tinitingnan ko po dito sa second protein ko, nagbibigay naman ng mga bulaklak ng mga nakaraang buwan, kaya inalagaan ko na rin para naman may pang suporta tayo dun sa kabila. Kasi hindi bumababa yung presyo dito gaano, hindi katulad ng ibang lugar. Kaya sayang naman pag wag natin na pag pinapabayaan natin, may mga bunga pa kasi. Yan. May mga bunga pa at patuloy pang nagbibigay ng mga bulaklak itong tanim natin na second fruiting stage na. Yun ang dami pang bunga. Oh. Bibigatan na nga yung tanim natin, oh, yung kanyang sanga. Oh. Tingnan natin dami bunga. So pagka ganito na kasi mga ka-Green Thumb, no, marami ng sizes yung ibibigay niya. No? Hindi katulad nung second yung first fruiting stage ano, mga ka-Green Thumb. Halos walang maliliit na bunga. Halos mga malalaki yung binibigay ng ating mga tanim. Pero pagka ganito mga ka-Green Thumb, suggest ko lang po sa inyo ayusin lang natin yung pagka-classify kasi marami pa rin malalaki ang ibibigay nito. Nagdidepende yon sa kondisyon ng kanyang mga branches at saka yung mga dahon. Kasi pag hindi gaano kasing marami yung dahon, hindi gaano malago, napapansin ko sa tanim ko, parang maliliit din yung kanyang mga bunga kasi parang maagang mabilad sa araw, mabilis mahinog, hindi na dumadaan sa pagkabinata, kumbaga diretso na siyang magulang at maging mahinog, maging hinog na siya mga ka-Green Thumb, kaya hindi siya ganong makapagpalaki ng kanyang bunga. Pero pagka malago po yung yung mga dahon, lumalaki din mga ka-Green Thumb katulad po nito ano. Yan nasa ano yan, nasa big na ano yan. Malalaki pa rin to. Tingnan natin. Yan. Malalaki pa rin mga ka-Green Thumb. Yan. Ito ang daming bunga talaga. Parang ano na to? Nabibigatan na yung sanga na to. Siguro kailangan natin ng trellis na nito. Mag-a-add siguro tayo ng trellis. Oh. Kawawa naman yung sanga. Oh. Hindi na makatayo. Ang daming bunga talaga. Sa dalawa, tatlo. Lampas 20 piraso. No? Ang daming bunga. Isang sanga lang yan mga ka-Green Thumb. So ganun lang po mga ka-Green Thumb. Pag ganitong edad po. Na marami ng sizes yung tanim natin, yung bunga natin ano. Kaya i-classify natin ng tatlong sizes yung harvest natin. Para naman si buyer ano, huwag namang baratin yung ating mga produkto. Kasi pag hindi natin inaano yan, kina-classify ng maayos, sasabihin nila maliliit daw yung bunga, pero yung sinasample nila ang liliit, ang maliit din yung populotin nila no, maliliit, kaya nadadamay po yung malalaki. Kaya i-classify nyo po ano mga ka-Green Thumb.
para mabigyan nyo po ng magandang presyo yung inyong tanim. Kahit po second floating pa yan mga ka-green thumb, maraming bigyan. Huwag nyo lang paghaluin dun sa ano, sa ibang sizes, kasi madadamay talaga yung malalaki pagka dun kayo magkukulang sa pagka-classify mga ka-green thumb. So yun lang po mga ka-green thumb muna, ano. Sana patuloy po kayong manunood sa aking mga videos sa aking channel. At kung sino po yung mga baguhan pa po sa aking channel, paki-subscribe na rin po yung aking channel, ano. Pag nagustuhan nyo po yung aking video, paki-pindot na rin po yung notification bell para po ma-update po kayo sa iba pa pong gagawin kong videos para po sa tungkol po sa pag-aalaga po ng mga halaman, mga ka-green thumb. So yun lang po, ano, mga ka-green thumb. Assalamualaikum. Happy farming po sa ating lahat.